tips kung paano kayo mamimili ng mga school supplies, paano yung malalaman na high quality yung produkto yung binibili. Kasama natin, syempre, si Asek, Angel Calayo ng DTI. Good morning! Good morning! Susan, good morning po sa mga nakikinig sa atin at tanong. Yeah, so, syempre, Asek, ikaw po makakapagbigay ng tips sa mga kababayan natin kung paano mamimili ng mga school supplies. Ano ba yung mga dapat nilang tandaan kapag namimili? Okay, una po sa lahat, ano, gawa ho tayo ng listahan para alam mo natin kung ano ating bibilin. So, meron po tayo na pag lumaki pwede gamitin, gamitin po natin. It doesn't mean pag kunari mura, talaga nakakatipid tayo, no? Kasi dapat di kalidad yung ating binibilan. Una po sa lahat, kunari, pencil, titignan po natin kung matibay po siya, kung yung eraser po ay nakaka-erase talaga na mabuti. Titignan po natin yung lead sa loob. Mm-hmm. Sa lahat naman po ng gamit, yung pad paper, crayon, at iba pa pong kagamitan, titignan po natin yung manufacturer's name, kung saan po natin binibili, kailangan may resibo tayo para pag may reklamo, makakareklamo tayo. Sana nga ako makabili sila sa mas malaking tindahan. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin, mas mura kasi mas madami yung in-order yung malaking tindahan. Okay. Kung papel po ito, kailangan tignan natin kung susulatan natin, dapat hindi ko tumatagos sa dulo. Sa kabila. Dalawang page po yung magagamit po talaga natin. Clean yung line, scan lamang po natin, dapat wala pong broken lines. Mm-hmm. Sa crayons po talaga dapat sana crayons, kasi diba, medyo branded. Kasi kinakagat minsan ng bata di ba? So may level of toxicity lamang po siyang talaga pwede. Paano malalaman na ito yung safe sa mga kids? Makikita naman po natin yung pinagbilan. Usually nakalagay dito non-toxic, tsaka gawa po sa Pilipinas. Ang binamandate po natin dapat ang kulay sa loob ng crayon, Roy G. Biv, yung kulay ng rainbow, except indigo, brown and black po ang kapalit. Okay. So, yung Crayola, pag tinesting po natin, dapat smooth yung finish, hindi magaspang, hindi yung nag-buborda-borda. Mm-hmm. Okay. So, yun yung mga tips. So, paano naman natin malalaman ngayon, Asek, na maganda yung quality ng binibili natin mga produkto, mga school supplies? Una ho talaga sana reputable. Katulad po na sinabi natin, dapat tagusan ho, no, yung spiral talaga, it's very goodly bounded, wala akong mga kalawang, yung adhesive ho, tama talaga. Tapos sa ating mga chikiting ho sana, bago ho magpasukan, turuan natin how to store. Kasi usually ho, dalawang beses tayo bumibili kasi nawawala nilang maliliit na bagay, na-excite po sila. Tsaka yung sa mga durable products po, like shoes, tsaka mga bags, dahil buong taon naman po gagamitin, sana ho yung matibay na ho talaga. Mm-hmm, mm-hmm. So may mga sinasabi dito sa mga pad papers, meron? Oo, siguro ho, dapat random check lang, ano, kasi nakalagay naman 80 leaves. Siguro kung bibili ho tayo ng 10, pwedeng bilangin natin kung meron ho tayong oras, pero we can usually just scan. Baka 80 sabi, pero 40 pages lang pala yan. Oo. Okay. Saka sana ho, yung mga covering nila, nakita ho naman natin, naka-plastic cover, kung pwede ho, kung walang plastic cover, tayo nalang mag-plastic cover. Saka dapat po durable yung karton, ano, para pag nilagay sa bag, hindi ho agad nasisira. So, importante, yung maganda yung kilala yung may gawa ng produkto. Ay, hindi lamang po kilala, pati yung pinagbibilan natin, sana kilala natin. Like okay, we said, kunwari ho, may reklamo tayo, maaari ho natin ibalik. Or maaari po tayo tumawag sa DTI. Ayan. So, yun yung isang mga paalala itong DTI. Pero itong inyong diskwento, hanggang kailan po ito? Ito po yung until, Friday, you know, this week. Pero ikot po ito doon po sa mga nagkaka-interest na mag-host po sa kanilang mga barangay o kanilang mga city or municipality, maaari po tayo tumawag sa DTI through 751-3330. So, hanggang Friday, pero open kayo from 7 a.m. to 7 p.m. Pwede silang bumili wholesale. Wholesale prices po, 20% ang discount. Alam niyo po yung mga pad paper natin, no? Ang difference yan between 6 pesos to 14 pesos. Oh, malaki yan. Ang malaking savings po talaga. Yung mga books natin, may 200 peso difference. Yung mga polo ho natin sa blouses between 50 pesos to 90 pesos ang difference. Napakalaki, napakalaki talaga. Paano malalaman kung saan kayo iikot? Maaari po tingnan tumingin sa website natin. It's www.dticr.ph. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Angel, ang asset ko nitong DTI. So, yung mga sinabi ho niya, para ho tayo makatipid. Ano? Alam ko naman yung mga nanay, iniisip na nila ngayon yung pag-budget. So, yan o, isang bagay na makakatulong sa atin. Dahil ilang linggo na lang, pasukan na. Ako, sasakit na naman yung ating mga bulsa sa pamimili. So, pansamantala, tingnan muna natin ang kalipunan ng mga balita sa unang balita.